At sa mga nakinig kanina, taas ang kamay ng mga nanood. Taas ang kamay ng mga nakinig. Kasi meron akong binasang chat kanina at yun ho'y chat sa atin ng ating mga kapatid na may kinalaman dito po sa banal na langis ng buhay. At ang sinasabi nga eh, Brother Will, sana eh, meron ulit tayo na banal na langis kasi ginagamit na pang maintenance noon daw kanyang papa para daw sa high blood. Sabi naman ng isa, ay sana nga eh, meron ding banal na langis dahil yun hong banal na langis natin dati, hinahawakan mo pa lamang ay kinikilabutan ka na kasi ramdam mo yung power. Hindi daw katulad dito ngayon ng mga nabibili nila dito sa mga kumakanta sa atin dati. Yung mga kasama natin dati na mga manganganta, sila kasi yung naglalako niyan eh. Sila na para daw tubig at maanta yung amoy. Eh, kung iahambing po ninyo yung sinasabi nitong dalawang kapatid natin, eh ito, sila pa lamang yung may pagkakataon na magbigay ng mensahe sa atin at magchat sa atin. Pero iisa ho yung binabanggit at iisa yung sinasabi nitong ating mga kapatid, yung hinahawakan pa lamang nila yung banal na langis ng buhay dati, yung luma na banal na langis, ay ramdam na agad nila yung power dahil alam nila kinikilabutan na sila. Eh ngayon po yung sinasabing langis daw nila o langis daw nila ay kulay itim yung takip, ay kinikilabutan din sila pero hindi sa power, hindi sa kapangyarihan, kung hindi sa takot. Eh alam nyo, sabi nga ng ating kapatid na ito, sabi niya, tama yung sinasabi ng Biblia, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang may kaloob, siya rin ang may kakayahang bumawi. Eh, kaya nga halatang halata at mapapansin po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ito ho mga pangyayaring ito ay gawa, ito ho ay likha, ito ho ay kilos ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Siniraan po ng siniraan si Brother Well at ang sinasabi daw, ako'y sinisiraan ko daw, yun hong banal na langis ng buhay. Alam mo ba, ang sinasabi ko ho lamang noon, at malinaw ho naman ang sinasabi ko noon, ang sabi ko, huwag munang tangkilikin ang banal na langis dahil nga po hindi ho kinampanan yung obligasyon natin sa programa. Buwan-buwan ho yun, 400,000, simula ho ng April, May, June at July. Ano ho yung pakay? Hindi nga ho binanggit sa akin na hindi binayaran. Ano ho yung dahilan? Bakit inilihim kay Brother Well? Ay di para ho mabigla at magulantang si Brother Well, magigising isang araw ay wala na pala tayong programa, tayo ho'y inalisan na ng sinasabi nga ho ng karapatan daw nito hong mga sinasabing nagpapakilalang namumuno ngayon na mag-broadcast at manguna at sa programa. Eh, pati ho yung programa ay gusto hong ipahinto at ipatigil. Katunayan talaga hong kitang-kita na agad natin na maitim talaga yung balak, maitim ho talaga yung plano, at talaga hong gusto ay mahinto tayo dito sa pagpapakilala sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Mahinto itong palatuntunan na doon kung saan nag-umpisa ang lahat, 25 taon na nakalilipas, ay gustong patigilin ito hong mga pinagkatiwalaan umano. Itong nagpapakilalang napagkatiwalaan ni Father Lahi at ni Aldebert, tinatanggal ho yung programa, gustong mahinto yung programa, tinatanggal si Brother Will, gusto ho na sila ang manguna, sila ang mamuno. Sabi ko nga ho eh, hindi ho naman natin akalain, kahit ho, sigurado si Aldebert, kahit si Aldebert hindi alam, at kahit ho kayo ay walang kaalam-alam na ito palang mga taong ito, ay meron hong maitim na balak, meron ng plano pala na sila ang manguna at mamuno. O, at kubkubin. Alam mo ba ninyo sa English yung kubkubin? Sakupin? Sa English, ano? I-take over? O, ito hong pamamahala? Itong pamamuno sa simbahan? Na hindi ho naman karapat-dapat dahil ang kinikilala na itinilaga ay si Brother Well. Kung sana pala ay gusto pala nilang mamuno, kung sana pala ay gusto nila sila ang mamahala dito ay at sila ang maghari dito, ay di sana ipinresenta nila yung sarili kay Elder Bear. Nung nabubuhay pa si Elder Bear, hindi ho, nung kung kailan nawala na, ay saka naglabasan ito hong mga
upahan na tampalasa na ito na nagpapakilala sila. Sila, sila daw ang nagtalaga. Pinagtulong-tulungan po si Brother Will para ako ay ibagsak at mawala dito sa gawain. Eh, hindi ba ipinapaliwanag ko nga sa inyo, si Brother Will ho ay representante lamang ninyo na mga miyembro. Ako ho ay nandito, hindi para sa akin, kung hindi bilang tagapagtaguyod ng buong simbahan, bilang tagapanguna para sa kapakanan ng mga maliliit na mga miyembro, para akayin sa kaligtasan ang mga hindi pa na isasama dito sa katotohanan. Eh lahat ho naman ng ito ay nangyari at naganap. Itong paninira kay Brother Will, lahat ng ito'y naganap dahil lamang sa pagganap ni Brother Will ang tungkulin. Ano ho ba yung ginawa ni Brother Will? E di hinihiling ho na ipa-audit yung pera ng simbahan. Hinihiling ho na mag-open ng joint bank account. O, patayin ko nga itong electric. O, yung mag-joint bank account, mag-open ng joint bank account ang simbahan para ho lahat po ng mga gastusin ay masala. Lahat po ng pumapasok na pera ay maitala. Bakit ho? Ay bilang namumuno, mga kaibigan, mga kapatid, ang intention ho ay maiayos lahat. Makaipon ng pera o para meron ho mga maipambayad sa lupa sa Magdalena, Laguna. Makapagpatayo ng bahay panambahan. At yan ho naman ay malinaw at klarong-klaro na magandang intensyon ni Brother Will. Pero bakit ho tumatanggi ito hong mga sinasabing upahang natampalasan nito? O kung ikaw ay ingat yaman, bakit ka tatanggi kung wala kang itinatago? O kung ikaw ay namumuno, bakit ka tatanggi kung wala ka namang kinukupit at wala kang ninanakaw? O ay kung malinis ang inyong konsensya, bakit ka tatanggi? Ay, ang problema nga ho, kung may itinatago, talaga ho, itatago mo na. At gagawin mo ang lahat, ha, gagawin mo ang lahat para maitago kung ano man yung iyong itinatago para hindi at gagamit ka pa ng mga tao, gagamit ka ng mga miyembro, gagawa ka ng istorya, gagawa ka ng malaking kasinungalingan para ano? Para pagtakpan at pagtakpan at pagtakpan ang iyong mga kasinungalingan. Eh, hindi ho sa paglilingkod, mga kaibigan, mga kapatid, at kung hindi, sa pakinabang lamang. Walang pakialam eh. Kung tayo, kung kayo ay mapahamak, walang pakialam sa inyong kaligtasan. Ang kumikilos dito, mga kaibigan, mga kapatid, walang iba kung hindi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Si Brother Wood, wala pang ginagawa. Ang dami nga nagsasabi kay Brother Wood, gumawa ka na din ng banal na langis ng buhay. O di kaya magpagawa ka na rin ng power ID, power medal, o power password. Eh wala ho eh. Ang iniisip ni Brother Wood, ang sinasabi ko sa aking sarili, kung ipagkakaloob ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, kung ano ang kanyang ipagkakaloob, yun ang atin pong tatanggapin. Hinihintay ko kung ano yung ipagkakaloob sa atin ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, kasi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang magpapasya para po sa atin, hindi po si Brother Will. Eh lahat po ng ito, mga kaibigan at mga kapatid ko, iniaasa ko sa nag-iisang Diyos, sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Eh itong mga pangyayaring ito na ultimo yung banal na langis ay inilala ko sa Facebook. Kaya nga sinasabi ko, hindi na banal kasi hindi na ginamit para ho sa paglilingkod at ginagamit sa sariling pakinabang. O ano yung ano yung patunay, o ano ito hong pangyayari, ito ay buhay ng patotoo. Ito hong mga naririnig ninyo na yan, na maanta na, wala ng visa, o ayan ho ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang kumikilos para ho sa atin. Sinisiraan ko daw yung banan na langis. Paano kung sisiraan? Eh hindi nga ako gumagalaw diyan. Kayo ang may hawak niyan. O kayo ang gumagawa, kayo ang bumibili ng materyales, kayo lahat, kayo ang namamahagi. O ngayon ni maanta, o para na nalaw, para na daw tubig, o malabnaw, o walang maramdamang power, bakit? O ano nangyayari? O kayo ho, sa iyo nang gagaling yan? O yun ho ang problema. Eh gusto pala ninyong pangunahan, ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, eh tinalikuran ninyo ang turo at aral ni Father Lahi at ni Elder Berg. Ipinahiya pa ninyo si Father Lahi at si Elder Ver sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na matapos ang mahabang panahon. Ha, matapos ang mahabang panahon, kayo pa yung unang-unang tumalikod sa paglilingkod sa tunay bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Eh bakit wala nang maramdamang bisa
itong mga gumagamit itong langis ninyo na inilalako ninyo sa Facebook. Oh, sa Shopee, meron na rin siguro sa Shopee. Inilalako ninyo sa Shopee, sa Facebook. Eh, binawi na. Oh, yan ang napakalino na resulta. Binawi ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa banal na langis ng buhay at hindi na po yung banal na langis ng buhay na yan na bitbit ni Father Lai at ni Elder Bear ang banal na langis na inilalako nila. Langis na lamang, hindi na po banal. Kasi ginagamit sa kasamaan, ginagamit sa kasinungalingan, ginagamit sa sariling pakinabang at hindi sa paglilingkod. Hindi na kinasihan ng Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. So, si Brother Well ba ang sumisira o kayo na mga tampalasan? Yun ho ang problema. Mag-iingat po kayo dahil yung ilan ay nalilin lang, meron pang ilan na naloloko, meron pang ilan na napapaniwala. Eh kasi nga naman, ibibigay ba naman sa iyo ng uutangin eh? Ibabagsak ba naman sa iyo ng walang bayad eh? At bayaran mo na lang pagka nabenta eh? O eh, paano hindi ka naman nga matutukso? At sinasabi ko nga ho sa inyo, ang diablo ay matalino. Ang diablo ay tuso. Eh pagka nakita nila yung kahinaan, ayan, makakakuha ka. Ang problema nga ho, katulad doon sa Pila, Laguna, meron doon na nagbukas ng langis nila. O, dahil gustong makatipid, yun, ibinuusap na dito yung langis. O, paglabas ng langis, meron ng bubog. Di ba nakakatakot? O, tapos amoy usok. O, doon sa Rizal, binabanggit ko nga nung dati. O sa Rizal, meron ng tatlong katao na yung nagsasabi doon, nagre-reklamo na nagtaid daw. O paano kung gagawin ninyo? Eh galing ho sa inyo yan. O, ang ginawa kasi na itong mga taong ito, katulad ng ginawa noong abogadong gustong maging presidente ng Pilipinas. O yung nagpapakilalang presidente. Di ba tandaan ninyo yung sa Bitas? O yun ni pag-aari ng simbahan ni inuupahan ng simbahan ni kinugtog. O kinugtog ho ng abogado dahil kasi nandun ho yung dram-dram na langis. Sa pag-aakala na pagka nahawakan mo yung supply ng langis ay makukuha mo na yung pamamahala ng simbahan at pati yung mga membro ay makukuha mo na. Eh ganyan ho yung ginawa nitong mga taong ito ngayon. Katulad ng ginawa nitong mga taong ito ngayon. Oh, dahil alam nila, kontrolado nila lahat. Nakita ho nila nung nag-uumpis ang pandemya. Oh, bumibili ang mga miyembro, bumibili ang mga tao at malakas, nakakabenta. Habang sila yung ngingiti-ngiti, habang si Brother Well isip ng isip kung makakabenta ba at makakapagbayad ba sa programa. Eh, pero itong mga tao ito yung ngingisi-ngisi. Nung tanongin ni Brother Well, galit pa. Tinanong ni Brother Well kung makakabayad sa programa, galit pa. At parang gusto pala ba si ba't ka mapan magtatanong? O wala bang karapatang magtanong si Brother Well para maalaman kung makakabayad sa programa? O ay kontrolado nila lahat. Paggawa, pagbili ng materyales, pag-imprenta ng power ID, paggawa ng sabon ng bagong milenyo, ano pa lahat eh. Paggawa ng aklat ng alaala, lahat sa kanila. Paggawa ho ng power ID lahat, pag-laminate, sila lahat ang may control. Sila lahat ang may hawak, tapos ako pa daw ang naninira. O, mga kaibigan, mga kapatid, itong sinasabi nitong mga taong ito na sila daw po ang nagtatalaga sa namumuno. Bay, hindi ho ba pamumusong at malinaw na kapaimbabawan at kasinungalingan? Kasi ang nagtatalaga ng namumuno, mga kaibigan, mga kapatid ko, ang nagtalaga kay Father Lahi, ang nagsugo kay Father Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang pumili at nagtalaga kay Elder Bear ay ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang nagtakda kay Brother Well para pangunahin itong kusadang ito na nawala si Elder Bear ay ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Bilang itong pagtupad natin sa ating misyon bilang mamamalakayan ng tao. Ang kasaysayan ni Father Lahi at kasaysayan ng pagkatalaga kay Elder Bear, ay alam naman ho ninyo, lalong-lalo na yung mga naunang mga back to Christ na simula 1995, ay nandito na. O malungkot nga lamang kasi yung ilang mga nauna na mga original pa naman ay merong ilan na tumalikod. O dahil ay nakapagpatayo nga naman sila ng bahay nila sa pamamagitan ng benta sa banan na lang. Kaya hindi na umaalis niya. Kahit na kasinungalingan ho at kahit na tinalikod pa,
Kahit natalikuran yung turo aral ni Father Lai, talagang kumapit na. At hindi na ho aalis, hindi na ho lulubay. Diyan ho sa pangangalakal. Kahit nakasinungalingan ho at maitim ang plano at hindi sa paglilingkod, ay talagang kumapit. Alam na alam ng mga taong ito yung kasaysayan ng pag-uumpisa. Noong una, Mindanaoan Power Oil pa lamang ang tawag. Dinala dito, hindi ho naman kinilala. Hindi kinilala yung Mindanaoan, yung Banal na Langis ng Buhay, at hindi rin kinilala yung may-ari ng Banal na Langis ng Buhay. Sino bang may-ari? Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Hesus Kristo. Hanggang kumuha si Father Lai ng mga magagaling na mga komentarista sa radyo, mga announcer sa radyo. Hindi pa rin nakilala ang Banal na Langis. Kumuha ng artista. Tandaan ninyo, alam naman ninyo eh. Doon sa mga millennials na hindi inabot, kumuha ng mga artista, mga singer na mga artista. Pero wala hong nangyari. Hanggang magkatagpo sila ni Father Lai at ni Elder Ver. Diyan mismo sa DCXL. Diyan sa studio. 25 taon na ang nakalilipas. At doon ho nag-umpisa, mga kaibigan, mga kapatid, ang kasaysayan ng ating buhay bilang mga back to Christ. Yung mga nagpapakilalang presidente ngayon, yung mga nagpapakilala, yung mga nagpapakilala sila daw ang nagtalaga sa namumuno, ayaw daw kay Brother Will eh. Hindi daw akong gustong italaga. Sabi nung Ricky Boy Rodrigo, sabi nung Alma Cielo, sabi nung Eric Reyes, sabi ho nung Gina Libradilla, sabi ho nung Brother Rino ko, hindi pala ako ang gustong italaga. Sila pala nagtatalaga. Hindi ako na-inform. Na-inform ba kayo? Hindi tayo na-inform. Ang nagtatalaga ng namumuno at mamumuno, walang iba kung hindi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Itong mga taong ito na dati, sinasabi ko nga sa programa, mga gusgusin pa lamang ito noon at mga alila at utusan. Alam niyo ba yung alila at utusan ni Father Lai? Sila yan. Sila yan noon. Lumaki yung ulo eh. Ilang piraso sila noon na dinala ni Father Lai dito. Para kumanta, para utus-utusan. Alila nga. Kayo nakakaalam eh. Nakita naman ninyo sila nung nag-umpisa. Ngayon, iba na eh. Baka sabihin nyo hinahamak. Kayo mismo nakakita eh. At yan naman ang katotohanan. Hindi po pwedeng itago ang katotohanan. Yan ang totoo. Ilang piraso silang isinama dito. Ngayon ang dami na nila. Tapos gusto simbahan na gumagastos para sa buhay nila. Lahat ay gusto sa iniaasa sa simbahan. Paano nga tayo aayos? Paano nga tayo makakaipon? At talagang ipaglalaban ng mga taong yan. Kasi nga, libre lahat. Libre bahay. Libre pagkain. Lahat libre. Ang problema, ang nagpapakahirap at nagpapakamatay para ipagpatuloy ito ay katulad ni Elder Ver, nagkaroon ng sakit at karamdaman. Paano? Hindi makaliban. Hindi maka-absent kasi binubuhay itong mga taong hindi naman gumaganap at wala namang ginagampanan dito sa simbahan. Tapos galit na galit kay Brother Will. Iniaayos ko nga eh. Ang ganda nga ng plano ni Brother Will eh. Alam ko marami mga nagireklamo dyan dun sa pamamahala. Pamamahala dyan ng ingat yaman. Ang dami mga hindi na ibibigay. Aayusin ko nga eh. Kaso tumalikod kayo eh. Naniwala kayo dun sa pagtatakip ng kasinungalingan na ipinamamalita nung namumuno dyan sa inyo ngayon. Iaayos nga ni Brother Will eh. Kaso naniwala kayo sa paninira. Naniwala kayo sa mga kasinungalingan. Naniwala kayo sa lahat. Ang pangunahing pakay lang nito mga taong ito, pagtakpan yun hong itinatago nila. Kaya ho, ayaw ipa-audit. Kaya ho, ayaw mag-open ng joint bank account. Joint bank account. Ano ang pinangalandakan? Si Brother Rol daw gustong i-open, mag-open ng bank account ko para daw sa pera. Hawak nyo nga eh. Hawak nyo nga eh. Paano ko ma-open? At saka ba't ko gagawin? Joint nga eh. Joint bank account. Para lamang mapagtakpan ninyo yung mga kasinungalingan ninyo at mga itinatago ninyo. Ginawa lahat eh. Doon lamang sa letter O nag-umpisang lahat. Audit. Yun nga kung malilit na revelation, may auditor. Tayo, wala. Itong simbahan, wala. Magtataka pa kayo? Bakit? Kahit grade 1, mag-iisip. Grade 1 na, sa classroom nga, may auditor eh. Dito, wala. Kayo na ang mag-iisip. Kayo na ho. Alam naman ninyo kung anong totoo. Ang malungkot nga lang,
pangunahin dito sa lahat ng ito, tayong lahat kasi naatasan na maglingkod sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos. Sundin ang turo at aral na iniwan ni Father Lahat ni Elder Ver at maging mamamalakaya ng tao. Hindi po tayo mangangalakal at maglalakalako ng kasinungalingan at ibasura. Itong pinakapundasyon at punla ng katotohanan na itinanim sa ating puso at isip ng bugtong na sugo na si Father Lahi at ng kanyang kanang kamay ang ating pinakamamahal na si Elder Ver. Wala pong ibang inaasahan ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos sa atin na kanyang mga lingkod kung hindi yung ating taos-puso na katapatan sa kanya. Kaya nga tayo pinili, kaya nga tayo itinalaga dito sa misyong ito upang maglingkod ng buong katapatan sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos. Bakit ba si Father Lai ang isinugo? Bakit si Elder Ver ang pinili? Bakit kaya si Brother Will na pinili na iwasan itong malaking obligasyon na ito ay sa kabila ng pag-iwas ay dito pa rin itinakda ng bugtong at buhay ng Diyos na mga Diyos? Sabi ko nga si Elder Ver, walang malawak na kaalaman sa Biblia, hindi nga nakatapos ng pag-aaral. Isang hamak na mamamahayag sa radyo. Oh, si Brother Will naman, maswerteng nakatapos, pero hindi ipinagkaloob na maging abogado. Imbis ay napadpad sa radyo at nahasa sa pagbabalita at pamamahayag. Eh bakit dito kami dinala? Bakit dito kami itinalaga? Eh kasi nakikita at maalam ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Nalalaman niya ang nilalaman ng aming puso. Nalalaman ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos ang aming matibay na paninindigan para ipaglaban ng katotohanan kahit na anong mangyari. Nakahanda si Brother Will. Oh, na. At dapat kayo din, mga nakikinig kayo ng mga tapat na lingkod, nakahanda, dapat din kayo na maging matatapat na lingkod para ihandog ang inyong sarili ng buong katapatan sa paglilingkod sa nag-iisang Diyos sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Dahil sabi nga ng Biblia, Eclesiastico 2:1-3, anak, kung nais mo maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay.